Hello everyone, and it's Lani again, and welcome back sa ating YouTube channel MCR OFW Vlog. And for today's video, mag-uusapan lang po natin yung mga sa lahat kasi ng mga nagtatanong at naman nagko-comment dun sa mga video ko na ina-upload is about sa mga OFW, about sa bago po ang lahat guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider like this video and subscribe to my YouTube channel MCR OFW Vlog. At sa lahat na hindi pa nakaalam sa akin, nag-upload po ako ng mga Arabic dishes, especially sa mga niluluto natin dito ng mga Arabic food. At saka ano, yung mga natutunan ko din dito na paano magluto ng mga Arabic dishes is ina-upload ko po yon, kahit simple lang naman, hindi naman ako professional cooker, pero yung mga natutunan ko din dito, sana po is makatulong sa inyo, lalo na yung mga first timer na nag-abroad papuntang Middle East, especially talaga sa Middle East guys. Sa lahat hindi pa nakaalam, dito po ako sa Qatar, sa I'm turning 8 years dito sa Qatar at isang employer. By the way, dito ako sa kitchen at saka yung cellphone ko is nakapatong lang siya sa may pinto kasi may mata dyan sa taas, naka kung doon ako banda may makita ko ng mata dyan sa taas. So kaya as you can see, yung background ko is refrigerator. So dito ako sa kitchen, may lahat, but nag-order sila ng pizza, so ngayon gagawa ako ng pizza kasi para snack sa mga bata. And then let's proceed sa ating vlog for today. So for today's vlog guys is kung nakikita nyo sa thumbnail ko is ano ba yung mga bawal dito sa loob ng bahay ng ni employer natin. So unang-una is kung nandun pa kayo sa Pilipinas, so alam niyo naman siguro na pinagsabihan tayo ng mga agency natin kung ano yung bawal at hindi bawal. But sa lahat na nagtatanong, so sasabihin ko dito sa vlog ko yung dito lang sabi sa experience ko. So dito ako sa Qatar, so mag turning 8 years na ako sa isang amo ko. And ang unang-una dito, ang bawal talaga dito guys is bawal ka mag eyes to eyes sa amo mong lalaki. Yes, eye to eye sa amo mong lalaki. Hindi ka man sasabihan ng amo mong babae, but may isip ka naman, so alam mo naman na bawal talaga yan. So dapat maging aware tayo dito. Bawal ka makipag eye to eye sa amo mong lalaki. Although mag-utos dyan sila sa'yo, mag-utos sila sa'yo, pwede ka lilingon, pero hindi naman pwede na talikuran mo sila. What I mean is, pwede ka makipag-usap, pero huwag kang mata sa mata. Pwede ka naman, of course, nandun pa rin yung respeto natin bilang isang employer and employee. Nandun pa rin sa gitna yung respect natin sa employer natin. But yung bawal, kasi alam mo dito guys, masyadong silosa si babae. Kaya kailangan aware tayo sa mga ganyan. So una is yung bawal tayong makipag eye to eye sa amo nating lalaki, pero mag-respect pa rin tayo kung utusan tayo. Pwede tayong makipag-usap, pwede tayo sasagot, pero wag tayong eye to eye. So and then next, bawal dito is yung iba kasi sa kanila is nagme-makeup sila. So anyway, bawal tayong mag-makeup. So kung nakita niya, naglagay lang ako ng konting eyebrows at saka naglagay lang ako ng, siyempre, naglagay ako ng konting lip liner kasi siyempre nagbablog ako, but pagkatapos dito mag-vlog, i-delete, i-erase ko yan. So bawal tayo dito maglagay ng colorati sa mga mukha natin kasi sa nasabi ko na is si babae is silosa siya, and then baka isipin niya na nagpapaganda tayo para sa kanyang asawa. So bawal na maglagay tayo ng colorati sa mukha natin. So naglagay lang ako ng konti ng polvo, and then naglagay ako konti ng eyebrows, but pag nagtatrabaho ako, hindi ako naglalagay ng eyebrows. And then pangatlo,
bawal tayong maglagay ng color sa mga buhok natin. So as you can see, nakalugay yung buhok ko kasi nga as I said, nagbo-vlog ako. Pangit naman kasi pag nagbo-vlog ako tapos nakaganon pa yung buhok ko, buong araw na nga ako naka ano yung buhok ko So nakita niyo naman siguro na hindi straight yung buhok ko. Nagko-curly na nga yan dahil sa lagi kong ginaganyan dito. So ganyan lang yan siya. Bawal tayo maglagay ng color sa mga buhok natin. Bawal mag-makeup, bawal maglagay ng mga color sa buhok natin. Kasi nga guys, blessed kami dito. Very blessed kami dito. Blessed? Ano ba yung pronunciation? Diet, hindi ko masyadong alam yung pronunciation. So, kami dito sa amo namin kasi hindi kami nagbabalot ng buhok. Yun yung tinatawag nila na hijab. So yung ibang employee is nakabalot yung buhok nila. So masyadong nasisira yung mga buhok ng ibang employee dahil basa pa yan, nakabalot na yung buhok nila. So bawal ka maglagay ng color sa buhok mo. Especially guys, ito talaga tandaan niyo ha. Especially pag bagong ligo ka, huwag kang maglugay ng buhok mo, nalalabas ka. Kahit bagong ligo ka, kahit basa yung buhok mo, i-ano mo talaga yan. Ano bang tawag sa inyo yan? Yan ganyan. Sa Bisaya kasi ipangko mo yan. I-ganon mo yung buhok mo, ilipit mo kasi bawal na bawal yan. Makikita nila. So, wala naman sinasabi kasi bilang pagrespeto sa amo natin babae is dapat careful lagi tayo. Kung baga ba is lagi naka-ano mo yung kilos mo na hindi ka magkakasala dito sa loob ng bahay nila. Kasi 2 years tayo dito, 2 years tayo makisama sa kanila. So, dapat ingat-ingat din pag may time. Okay? So, yun yung number 3, bawal tayo maglagay ng mga color sa mga buhok natin. And then next is bawal tayo mag color sa mga kuko natin. Cutics, nail color, o kung ano ba yung tawag niyo dyan, bawal tayo maglagay ng color sa mga kuko natin, nail color or ano man yun. So as you can see guys, dito ako sa kitchen lagi, halos yung mga content ko is background ko is kitchen kasi nga siyempre wala namang sinabi but nailang ako na mag-video ako sa loob. Yun yung pang-apat natin, bawal tayo maglagay ng mga color sa kuko natin, especially kung sa kitchen ka is dapat yung kuko mo is malinis. Kumbaga ba is kailangan natin ng personal hygiene. Okay, so pang-5 is yung bawal na bawal tayo magkuha ng mga litrato sa loob ng bahay nila. So, dito sa amin, hindi naman pinagbabawal, but usually, yun talaga yung bawal nila, lalo na yung iba, na napaka-stricto nila, ayaw nila na ma-showing yung sa loob ng bahay nila. Kasi nga guys, napakaganda yung loob ng bahay ng mga amo nating mga lokal dito. So, bawal na bawal tayo magkuha ng mga litrato. Kung magkuha man tayo is pwede huwag niyong i-upload guys kasi kung i-upload niyo 'yun, alam niyo naman sa ibang apps is naka-public siya, so hindi natin alam na makikita 'yun, so dapat aware na lang din tayo. Okay, so huwag kayong magkuha ng mga litrato, especially na i-upload niyo, especially magbo-vlog kayo nasa loob, so bawal na bawal po 'yun. So dapat aware po kayo na magkuha kayo ng mga litrato na i-upload niyo. So next, ito na nga guys, yung tanong nyo na ano ba yung tawag natin dito, formal dress lang ba dito sa loob ng bahay ni employer? Ang sagot ko is hindi. Kami is nag-uniform kami. So minsan nagaganito ako, nagti-t-shirt ako but malaki yung t-shirt ko, hindi bawal ka dito mag-fit ng damit, especially pag dito ka sa loob ng bahay. So ako dito lang naman kasi ako lagi halos sa kusina tapos linis sa loob. So kung nakikita nyo ganyan, naka jogging pants lang ako, naka socks, okay, at saka yan naka long dress, naka-ano tayo, naka-loose dress, naka-loose t-shirt ako. So,
Minsan nag-uniform ako pag taglamig, pag alam kong malamig yung panahon, nag-uniform ako. But siyempre dito ako sa kitchen, nagluluto ako dito. So minsan ganito yung sinusuot ko kasi 'di ba, masyadong busy, tapos alam niyo naman ang amoy sa kusina ng mga local natin na employer is hindi talaga maintindihan yung amoy, especially yung mga ingredients nila. So makailang bihis ako sa isang araw. So sobrang busy, guys. Sa lahat ng siguro makarelate naman kayo kung sa kusina kayo, especially dito. Hindi lang isang putahe yung niluluto ko. Nakita nyo naman anong oras na minsan dito pa ako sa kitchen kasi nga hindi natin maiwasan na mag-uutos talaga sila, especially may mga bata yung mga amo natin, may mga anak sila. So yun, hindi natin maiwasan na mag-uutos sila ng about snack sa mga bata. So alam nga naman magreklamo tayo, so include na yun sa obligasyon natin sa ating mga sponsor. And then next is yung wala tayong day off dito, guys, ha. So napakaswerte mo na kung yung amo mo is may day off. So lagi ko naman sinasabi sa mga previous vlog ko na wala talaga tayong day off dito. So dapat maging prepare tayo. So kung mag-scroll ka lang sa mga vlog ko, yung mga nandun na talaga, so yung mga nandun na talaga yung pinakauna ko pang vlog, sinasabi ko na walang day off dito. Salary natin is 1.5 lang. So yung iba is binigyan sila ng 1.5, tulad sa amin, binigyan kami ng 1.5 real. But yung iba is insak lang talaga doon sa pinirmahan ni employer na 1.460. So yun, yun na yung sahod talaga na pinaka-instack nila. Pero yung iba, 1.5 naman binibigay. So anyway, libre tayo ng uniform dito. Free tayo ng uniform. So kung balak nyo man mag-abroad, mapuntang Middle East, so payo ko lang is huwag na kayong masyadong magdala ng maraming damit. Kasi pagdating dito wala eh, mabasura lang din yan pag uwi na kayo. Kasi pagdating naman dito is mag-uniform tayo. So suggest ko lang magdala kayo ng panloob tulad ng mga spaghetti na damit at saka leggings kasi yun yung pang ilalim natin sa ating mga uniform. And especially socks kasi may mga amo talaga na hindi tayo libre sa mga personal na gamit natin. So hindi naman pwede na hindi ka mag-socks dito kasi nga pag taglamig, sobrang lamig, pag mainit, sobrang mainit. So masisira yung mga biyere na rin, masisira yung mga talampakan natin. So, magka-crack siya. So, and then, suggest ko lang, magdala din kayo ng Vaseline cream. Kasi ilalagay natin yan sa mga kamay natin tuwing gabi. And, sa paa natin. And then, tulad sa akin, hindi ako mawala ng efficacent oil. Kasi nga, yun. Kailangan natin kung sa Bisaya pa is maghaplasta bago matulog. So, ayun. And then, kung saan naman yung katawan nyo ng vitamins, so, siguro pagpunta nyo dito is magdala din kayo ng good for 1 month na vitamins. And then, good for 1 month na pang ano natin sa buwana natin. Kasi, hindi alam naman naman dito, pagdating mo hindi ka pa sasahod after 1 month pa. So, good for 1 month na pang ano natin sa kabuwana natin, sa pang babae, na mayroon tayong buwan-buwan na darating na mga hindi natin inasahan na talagang darating yan every month. And then, yun. Basta yung mga personal nyo, magdala lang kayo ng good for 1 month. Kasi may mga employer naman din kasi na nagbibigay sila ng mga personal na gamit. But, hindi lahat. So anyway guys, yan lang muna for this vlog. And then kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please consider like this video, comment below kung mayroon kang mai-comment at sasubukan ko namang sagutin yan. And then please support to my YouTube channel. And then kung bago ka pa lang sa aking channel, consider subscribe. Guys, please, thank you so much sa mga nag-support. And yan lang po. Bye! God bless!